So, welcome again. Name po ng channel natin is Umpay TV. So, Umpay. Umpay. So, Umpay means pare. So, pare ang ibig sabihin ng Umpay dito sa Bulinao. So, dialect namin yon. Alam nyo na, papakilala ko ulit sa inyo. Yes! Siya ay si Alexander D. Great. So, sino nga ba siya? Anak lang naman siya ng hari ng Macedon na si Philip II. I don't know if it's true. Kasi noon, yung nanay ni Alexander, pinlot nila na i-assassinate si Philip II. So, noong napatay na si Philip, ang mismong humabol dun sa pumatay ay si Alexander. Pero alam nyo nangyari? Hindi niya hinuli. Hindi niya pinagsalita, kundi pinatay niya. So, iniisip ko lang naman, bakit nila pinapatay kaagad si Philip? And yung nagplot pa doon na mismo is yung mother niya. So, sa tingin ko, hindi anak ni Philip si Alexander. So, habang hindi pa niya alam, at tinatago pa ito ng babae, ng asawa niya, pinapatay na nila para maging hari na kaagad si Alexander. At the age of 20, naging hari na siya ng Macedon. So, ganun kabata si Alexander na naging hari. Ayun, naging hari na siya. So, ngayon, merong isang legend na tinatawag nating the Gordian Knot. Ito yung knot na impossible daw siyang i-untie. So, whoever untie this knot daw is magiging hari ng buong Asia. Yun ang legend nung knot na yun. So, ang nangyari, pinuntahan niya Alexander kasama yung mga soldiers niya. Siyempre, hari siya. Lang mag-isa lang niya. So, pinuntahan nila yung knot na yun. So, ang ginawa ni Alexander dun sa knot na yun, pinilit niya. So, ginawa niya lahat ng possible ways kung paano siya maantay para lang sabihin na naantay niya yung knot na yun. Hindi niya nagawa. So, ang ginawa niya, huminga siya ng malalim. Umantras siya. Then nagulat ang lahat sa ginawa niya. Nunot niya yung espada niya. And in one stroke, hinati niya yung knot. So nangyari, naantay niya yung knot. Dahil sa pagka-slice nito. Then he said, "The sword is stronger than your words," sabi niya. So ibig sabihin pala, brute force yung ginawa niya. Siyempre nagulat ang lahat. So, paano ka nga naman lalaban kung sa likod mo is buong army mo, di ba? So, walang umimik. So, lahat na lang sila is napagbigla and napabalita na ang nakapagputol lang ng Gordian Knot ay si, or nakapag-antay lang ng Gordian Knot is si Alexander the Great. So, ayun, after ilang years ng adventure ni Alexander, ayun, naging hari siya ng Macedon, yung pinakauna. Next is, naging pharaoh siya ng Egypt. Then next is, naging hari siya ng Persia. Natalo niya si Darius. And yung pang fourth is, naging lord siya ng Asia. So, naging totoo yung prophecy ng Gordian Knot. Pero ang kamalas-malasan lang niya, ang dahilan ng kinamatay niya, isang lamok lang. Sa dami ng battles niya, hindi siya namatay, pero isang lamok lang ang pumatay sa kanya. Nagkamalaria siya, at yun ang ikinamatay niya. So, anong moral ng story natin about the Gordian Knot? So, Gordian Knot. Walang imposibleng problem na hindi pwedeng sagutin or isolve. Sa lahat ng problem, merong solution. Depende na lang kung paano mo siya isosolve. For example, yung ginawa ni Alexander, na anong ginawa niya? Humingi siya ng tulong saan? Sa espada niya. So, ibig sabihin, kung hindi kaya ng isip mo, kung hindi mo kaya mag-isa, humingi ka ng tulong sa iba. Mapatools man yan, mapatao man yan, or kahit sino,
hindi mo pwedeng i-solve lahat kung mag-isa mo. I-focus mo yung solution, not the problem. Kasi pag parating problem yung pinofocus mo, walang mangyayari. So, gaya yung nangyari kay Alexander, yung problem is hindi, dapat i-untie mo yung Gordian knot. Gordian knot. So, sabi nga niya, the sword is stronger than the words. Sabi ng mga tao doon, inilabas niya yung espada niya, ay hindi pwede yan, sabi nila. Pero yung solution is to cut or to untie the knot. So, yun ang naging solution niya. So, ang ginawa niya is nag-think out of the box siya and binrute force niya yung problem para ma-solve lang niya yung specific problem. So, nagkaroon siya ng solution. So, syempre, hindi ko naman sinasabing kailangan i-brute force lahat. So, for example, wala kang makain, kailangan mo magnakaw. Wala kang pera, kailangan mo magnakaw. Ano pang pwede? Pang pera, uutang ka, tapos tatakbuhan mo. Well, it's a solution, pero syempre ngayon, meron na tayong tinatawag na patas. So, hindi pwede yan. So, ayan, sana meron kayong nakuhang aral sa history natin and sa konting reflection sa ginawa niya noon. So, thank you!